Oh, subscribe lang kayo dito and press the bell button for notification. Ayan, so maganda nga umaga. Lipat lang ako. Ayan. Ayan si ating Vice Mayor Nul. Hi, Vice. Good morning, Vice. Mayor! Dr. Clydel Rondaris. Susundan po agad ito ng pag-awit ng ating pambansang awit na pamumunuan naman po ng PLM Choral at kasama po sa salim ng musika nila ng Manila City Hall Band sa pamumuno ni Maestro Danny Pianzon. At ito po naman ay susundan agad ng paninumpa sa Patawat ng Pilipinas sa pamumuno ng PLM Vice President for Administration and concurrent dean of the College of Architecture and Urban Planning, Architect Antonio Nudas III. At pagkatapos po ay susundan ang awit ng Maynila na muling pamumunuan ng PLM Choral sa saliw po ulit ng Manila City Hall Band. Inaanyayahan po ang lahat para po sa panalangin. Heavenly Father, today we come to you asking for your blessings to fill our place of work. You have set us and many others on this path of being a public servant because you know we can bring a change to our community and our country. Lord, you have shown us what it means to serve others. We ask you to give us courage and wisdom to serve and lead with integrity and anger. Teach us to do our jobs effectively and diligently so that we will always be a blessing and a source of inspiration to our co-employees, especially to the people who need our services. We pray that you guide us to become a role model of service and nationalism to others. Allow us to work in congruence with other agencies in order to give us the opportunity to share what we know with each other. As we serve our countrymen, keep us safe from harm and illness that may come. We also pray that you forgive our shortcomings in our work and in our personal lives. This we ask in your mighty name. Thank you.
may hinos ng sambayanang maka-Diyos. Mga tao, mga kalikasan, at mga bansa. Pagpalang araw po sa ating lahat na narito ngayong umaga para sa lingkuhan nating pagbibigay bugay sa napakalagang sagisag ng ating bansa. Sa ating mga kagalang-galang mga lingkod bayan, Jose Aligo de la Cruz, Jose Jesus Tagabarto Jr., Jose Lubiloso, siyempre sa ating chief of staff, kay Miller, Kuya Marlon Lacson, ang ating secretary ng Mayor, at sa lahat po ng departamento. Lunis na naman po at simula na naman ng panibagong linggo ng ating paggawa. At nais nating pasalamatan ang ating namang Diyos para sa produktibo at mabungang nakaraang isang linggo sa ating paglilingkod sa mga Malilayo. Kinagagala ko pong ipabatid sa inyong lahat na tayo ay nakibahagi sa 35 taong anibersaryo ng Metro Manila Center for Health Development sa ilalim ng kagawaran ng kalusugan noong nakaraang October 14. Sa nasabing pagdiriwang ay binigyan halaga ang aktibong paghahatid ng serbisyo medikal ng ating Manila Health Department. Nakadalawa po tayong trophy at may 150,000 pangkas. Yeah. Nakibahagi din po tayo sa programa Kasimbayanan na inilunsad ng ating Manila Police District, kung saan ay binigyan
ng malaking partisipasyon ang simbahan at pamayanan bilang katuwang ng kapulisan sa pagpapanatili ng kapayapaan at pagsugpo sa krimen at banta ng terorismo. Salamat sa ating MPD, sa pamumuno ng ating District Director General Andre Dison, sa patuloy nilang pangangalaga sa ating lungsod at sa lahat ng mga kapwa nating Manileño. Isa pa sa panagbilin sa atin ng ating mahal na punong lungsod, Mayor Hani Lacuna, ay ang pakikipagpulong sa mga kaparian at leader simbahan ng Quiapo. Gayon din ang National Parks Development Corporation at ang ilan sa ating mga departamento na inatasan magplano para sa maayos, mapayapa at ligtas na pagdiriwang ng kapistahan ng Itim na Nazareno sa susunod na taon. Siyempre, kinatawan din po natin ang ating minamahal na Mayor Hani Lacuna sa nakaraang awarding ceremony para sa most competitive local government unit ng Department of Trade and Industry. Salamat sa DTI at tayo nahirang ang Maynila bilang second overall most competitive highly urbanized city. Galing mo, Pat. Ano po? Nakuha din natin ang first sa kategorya ng infrastruktura. Second naman sa pagiging innovative city. Fourth place tayo sa economic dynamism at panglima naman sa resiliency. Congratulations sa tambalang Isko Moreno Dumagoso, Hani Lacuna. At sa inyo pong lahat at sa ating lahat sa napakagandang tinanim ng ating lungsod. Congratulations sa ating lahat na nagsikap na makapaghatid ng epektibong serbisyo sa ating mga kapwa Manileño. Itong nakaraang linggo ay ganap na pong updated ang payout ng allowances ng lahat ng ating mga senior citizen sa buong Maynila. Nagpapasalamat tayo sa OSCA, PESO, Barangay Bureau, City Library, City Budget, City Accountant, City Treasurer na talagang nagtulungan upang may sagawa ang updated payout para sa ating mga lolo at lola. Kaya ngayon po, tuwa-tuwa na sila. Pukunti na lang po ang mag-detect ng nasana ang kanilang allowance. At siyempre, nais ko pong ibalita sa inyo na naging matagumpay ang partisipasyon ng ating lungsod sa katatapos lamang na C40 World Mayor's Summit na dinaluan po mismo ng ating masipag at magaling na kauna-unahang babaeng punong lungsod na si Mayor Hani Lacuna Pangan. Ang lungsod ng Maynila ay naitala na bilang opisyal na kasapi ng GCOM, Global Covenant of Mayors for Climate and World Cities. Naging mabunga ang pakikilahok ng Team Manila sa nasabing summit kung saan ay naibahagi nila at ni Ate Hani ang mga payak na kahandaan ng ating lungsod sa mga epektibo ng pagbabago ng klima. Kasama ng ating mayor, ang ating direktor ng MDRRMO, Direct Arnel Angeles, DPSOIC, Kylie Amurao, City Health Officer, Dr. Arnold Pangan, Councilor Uno Lim, na Chairman ng City Council Committee on International Relations, at Councilor Tol Sarkal, na siya namang Chairman ng City Council Committee on Environmental Protection and Climate Change. Sa mga oras na ito ay bumabiyay na pauwi dito sa ating bansa ang Team Manila sa pamumuno ni Mayor Hani Lacuna. Kaya isama po natin sa ating dasal ang kanilang
safe travel. At congratulations po sa buong Team Manila. Congratulations po sa inyo lahat. Nice din nating batiin ang ating Manila Sports Council na pinangangasiwaan ni Ginoong Ruel De Guzman sa matagumpay na First Manila Interzone Basketball Tournament na nagkaroon na ng championship kahapon sa pinagandang San Andres Sport Complex. Congratulations sa City Champion, ang District 5. Runner-up naman ang District 6. Third place ang District 1. At fourth place ang District 4. Napakarami pang magagandang kaganapan ang nasaksihan natin sa nagdaang isang linggo. Sana ay patuloy tayong lahat sa pagsisikap na may hatid ang epektibo, epesyente, malinis at tapat na serbisyo sa ating mga kababayan. Pero lang po ang gustong basahin. The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. Mahatma Gandhi. At maraming salamat po sa pangunguna sa ating flag raising ng PLF, pinamunahan ni President Laico. At tulad po ng lagi ko pong sinasabi, stay safe, stay healthy, stay happy always, and serve with a smile. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Have a nice day, mga batang Maynila.